pag nakakita tayo ng ganitong mapuno, ang ganda sa paningin. Wala yung ingay, wala yung usok, malilimutan mo yung mga problema. Napakagandang nilikha ng Diyos, napakaganda, nakakapagpabigay saya. Pag may marami tayong puno kasi o maganda yung kalikasan natin, nalilinis niya yung hangin. Naisip ko na ang ganda pag mayroong ganito sa loob ng bahay. Ako po si Edwin Dela Torre, inventor po ng water bonsai. Yung mga problema kasing pwede mangyari, no, pagka pinapasok natin yung halaman sa loob ng bahay, tumatagal lang siya, isang linggo, isang buwan. Ngayon, itong water bonsai, nasubukan namin, pagkaputol mismo, doon na nagkadahon, doon na nagkaugat, tapos umabot ng ilang taon, buhay yung halaman. Yung powder grower na discovery po namin, at ito ay sa Pilipinas mismo, tinimpla namin sa tubig yung lupa or yung powder na nakita namin. Naglagay ako sa mga garapon, plastic bottle. Pagkaraan ng mga isang linggo, dalawang linggo, unti-unti nagkakaugat. Sabi ko, wow, ang ganda naman na ito. Tapos, ang problema ko noon, yun nga, nagkaroon ng kitikiti. Siyempre, kalakad-lakad, ano, nakakakita ng mga foam, styrofoam na basura. Ay ko, parang may purpose ito. So, sinubukan ko, styrofoam o foam. Yun, nasolusyonan na, nawala ng kitikiti. Kaya lang, hindi naman ako nagagandahan. At naisip nga namin, paano siyang magiging maganda? Paglabas ko lang ng bahay, yung aquarium namin na wala nang isda, may mga pebbles. Nako, ito yata yung maganda. Wow, pebbles, lagay doon sa... So, wow, nasa magandang base, hindi nakikita yung styrofoam, nakahang yung halaman, may ribbon siya, hindi nakikita. Napakaganda, presentable siya. Pero kumbaga hindi na itlogan ng lamok, kaya sabi ko maganda ipakilala to. Ngayon, nung pinaliwanag namin sa patent, sinabi nila na, Edwin, ang na-invento mo yung water bonsai, hindi yung powder. Yung powder na discovery mo, pero yung water bonsai dahil sa yung paano wag maitlogan ng lamok, paanong naging maganda siyang tingnan na ganyan, yun yung na-invento mo. So ito, nung nakikita ko yung water bonsai, na ano sa isip ko na magandang ipakilala or ituro. Kaya pumasok yung advocacy na bawat tahan na tanggapan may halaman. Kasi na-enjoy ko siya eh. So gusto ko siya ibahagi. Doon napanood namin sa World Health Organization mismo, sila nagbalita na ang indoor pollution ay silent mass killer. Doble ang namamatay sa indoor pollution kaysa sa outdoor pollution. Yung mga na-stroke, yung inaatake sa puso, yung mga binabangungot, kakulangan sa oxygen. Kasi bumababa ang level ng oxygen sa loob ng bahay kumpara sa labas. Sa labas, oh, mandyan, may pollution dyan, pero may puno naglilinis. Pero sa loob ng bahay, walang halaman. So ano yung solusyon? Nagkakaroon tayo ng halaman sa labas, nagkakaroon tayo ng halaman sa loob. Kaya yung mga kalat tuloy, kagaya ng plastic bottle, ng mga foam, ay nagagamit na siya. Tapos ang kaganda, nagbibigay siya ng malinis na hangin, kaya malaki tulong sa kalusugan. At pagka nailagay natin siya sa magandang lalagyan, maganda siyang pangkabuhayan. Malaking tulong siya sa kalikasan, sa kalusugan at kabuhayan. Nung nagsisimula po ako, pag nagpuputol ako mga halaman, anong gagawin mo dyan? Ah, itatanim ko po sa tubig. Anong, eh hindi naman pang tubig yan. Ultimo yung mga damo-damo, or halos lahat sinusubukan ko talaga. Na akala ng iba, eh parang nasisira ang ulo. At yung sinasabi nga, hindi naman na-invento yung water bonsai o yung halaman, yung pagtatanim sa tubig. Kasi natural yan eh. Eh yun yung binabanggit ng taga-patent. Na ang ginawa mo kung paano huwag maitlogan ng lamok, di ba, na kung paano siyang pagandahin ng ganyan. So inimbento yan kasi wala namang natural na ganyan. Sa kabila po na may mga problema o nanguusig, positibo pa rin pong natatanaw. Anong dapat gawin? Harapin natin yung problema. Kasi talaga namang ibibigay ng Diyos yung biyaya, ang kailangan lang tiyaga. Kung mayroong problema, may solusyon. Yung lumikha mismo ng ganitong magandang kalikasan, ang Diyos eh.
walang pinabayaan ng Diyos na lingkod niya. Kaya kung nagdadanas man tayo ng problema ngayon, darating at darating yung positibo. Ang kailangan lang, trabawin natin, pagtiyagaan natin, pagsikapan natin. Huwag natin kalimutan, ipanalangin.